Oh, may nakaka-inspire, nakakatuwa, at meron ding nakakamangha. Ano man ang simula, gitna at wakas ng iyong storya, ang katotohanan, tanging ikaw ang may akda nito. Ito po si Vicky Morales, tara na't pakinggan at silipin ang storya ng bawat isa sa atin. Dito sa True Stories. 90s action star na si Jeric Raval. Kumusta na kaya? Ano-anong gahiganting mga problema ang pinagdaanan ng pamilya Mondanuedo? Dahil adik sa ukay-ukay, napuno na raw ng mga lumang damit at gamit ang bahay ni Romeo Lee. Alamin kung ba't tumilikha ng ingay ang dramatic actor na si Rom Aliari na isang bingi. Noong dekada 90, pumatok sa takilya ang action star na naging trademark ang leather jacket, leather pants at shiny black hair. Naaalala niyo pa ba siya? Kumustahin natin si Jeric Raval. Palaban. Masasamoy mga kasama mo. Madiskarte. Magpahala kayo. Isukat mo. Sige, susunod. Boy next door ang itsura pero astig kumanamit. Ganito nakilala ang action star na si Jeric Raval sa kanyang mga pelikula noong dekada 90. Kaliwat kanan ng mga aksyong proyekto noon ni Jeric Raval. Bakit naman hindi? Sa kanyang tindig at forma na pirming naka-leather jacket, napapatili na ang mga fans. Sikat na, isa siya sa mga talagang binibuild up na action star. He do his own stunt. Mabait na bata. Pero marami nga raw sa mga bituin, kumukupas ang kinang. At tulad rin ng maraming artista na namlay ang career sa showbiz ni Jeric Raval. It was unfortunate for Jerry and the action stars of his generation na hindi nila inabot yun nung hinug na sana sila na wala ang action films. Pero para kay Jeric, may buhay sa labas ng show business. Halos isang dekada na ang nakakaraan nang muli siyang nasilayan ng publiko. Halos walang ipinagbago ang Jeric Raval na nakilala natin noon sa Jeric Raval na nasa harapan ko ngayon. Kahit wala ng mga ilaw at camera, formang action star pa rin siya. Pero, bakit nga ba bigla ng pagkawala niya sa limelight? Yung isang malaking dahilan dun yung ano eh, yung mga... Nung 1999 hanggang 2002, nag-start ng bumagsak ang movie industry. So, lahat ng action star nawala. Nang wala ng mga movie o television offer, ibinali ni Jeric ang kanyang panahon sa pagbabuy and sell ng mga sasakyan. So, kahit pa paano, nakapag-ipon-ipon ako. Tapos, hindi naman ganun kalalaki. Hindi naman lahat halos galing sa movie, sa TV. Nag-Japan pa nga kami. Pero yung pagja-Japan ko, ano lang, 15 days, 1 month, 3 months, yun ang pinakamatagal. Nagtrabaho din siya bilang consultant ni Lito Lapid nang manalo ito bilang senador noong 2004. Ang bahay na ito ang katas daw ng kanyang pagiging action star. Ah, huwag ka lang magbibisyo. Kasi ang pinakakalaban mo dyan, bisyo. Halimbawa, sugal. Sa sugal kasi, hindi ka... Kailangan, pag nagsugal ka, pumasok ka ng kasino. Kailangan, handa kang matalo. Nagbalik tanaw din kami ni Jeric tungkol sa ilang bagay sa kanyang naging showbiz life. Ang trademark mo dati, Jeric, di ba yung mahaba mong buhok? Ah, oo. Ilang movie rin ang ginawa ko na long hair ako eh. Tawagin mo na ang lahat ng santo, bunso, 4-5 pelikula long hair ako. Jeric, may namimiss ka ba sa showbiz? Oo, meron. Meron, syempre. Pagharap-harap sa camera, acting. Saka yung mga... Marami kasi ako mga hindi nagawa noon na gusto kong gawin ngayon. Alam mo ba na mula nung nakapag-artista ako, eh, minsan hindi ako umattend ng Star Olympics? Kung mabibigyan nga raw si Jeric ng pagkakataon, gusto pa rin daw niyang magbalik showbiz. Tingnan nga natin kung may ibubuga pa siya. Ikaw ba, sawa ka na sa buhay mo. Ha? O baka gusto mong baguhin ko yung takbo ng buhay mo? Pinaunlakan din kami ni Jeric na tumuloy sa kanilang tahanan sa Pampanga. Dito raw kasi nabuo ang mga pangarap niya na maging artista. At
At sa dami ng mga roles na nagampanan ni Jeric sa pelikula, ang role daw niya bilang ama sa totoong buhay ang pinaka-challenging. Importante sa akin ang pamilya eh. Yun lang ako, yun ang buhay ko eh. Sila yung ginagawa kong inspirasyon kaya hindi ako umihinto. 5 sa 8 anak ni Jeric ay nakabase dito sa Pampanga. Ngayong araw, dahil hindi busy si Jeric, personal niyang binisita ang mga anak sa eskwela. Ang mga pagkakataong ganitong araw ang mahalaga para sa kanya. Bilang magulang, paggabay sa mga anak, walang katapusan yan eh. Hanggang sa lumaki yan, kailangan na ginaguide mo yan. Mabait po, mapaglambing. He's a good provider naman. Mabait po talaga siya. Sa ngayon, malayo man daw sa maaksyong mundo ng showbiz si Jeric. Kontento naman daw siya sa takbo ng kanyang personal na buhay. Mabilis at maraming pagbabago ang buhay showbiz. Hinding-hindi mo raw mahuhulaan kung ano ang susunod na mga mangyayari. Kaya dapat, lagi kang handa at matatag sa pagsunod sa agos nito. Kailangan na lahat ng bagay pagpalagaan mo eh. Pag may kumatok na swerte sa'yo, huwag mong pakakawalan. Mahirap pakawalan, ang hirap bumalik. Susunod sa True Stories. Ano-anong gahiganting mga problema ang pinagdaanan ng pamilya Mondanuedo? Bakit? At ako mahihiya, eh normal naman ako, maliit lang nga lang ako. Kung anong magagawa nila, kaya ko din gawin. Nang dumating yung research team dito,